Water Corporation at nakikita po natin sila tungkol po dito sa paglalagay nila, pag-impose nila ng 12% value added tax at gusto nating malinawas sa kanila their rights of why na nag-impose sila ng value added tax as early as this March. Ano pa? So, andito po sila. Punta po kayo na ito, ma'am. Ma'am, Jean. Hindi ka. Ma'am, Jean. Mr. Chair. Pag-ilinaw lang po, sino po ba yung... Saka yung manager. Sino po ba yung mga pinaimbitahan natin? Pakibasa nga po sa ating mga pinadala na sulat para malaman kung sino hindi nakadala. Opo, yun pong sa pamana po, sa pangungula po ni Engineer Jason T. Kataputan, narito po sila. Sa Dimba Water District naman po, si Engineer Felix Berto Ligarta, narito rin po. At ang may kasama po silang Board of Directors. Pinadala din natin, Mr. Senior. Opo, tsaka po, meron po silang kasama mga empleyado. Okay. Andi po kayo rito? Manager. Ali po kayo rito? Magpakilala po muna sila. Magandang hapon po sa ating lahat. Jason Kataputan po, branch manager po ng Pamana Water. Hapon po, Engineer Roberto Umali po, Chief Operations Officer po ng Pamana Water. Okay. Engineer Lex Ligarda po, ang inyong General Manager ng Dimba Water. Po namin dito si Ma'am Jean at saka si Atong ni Carol. Sa pamana rin po yan. Legal officer po ng pamana yan. Okay. Attorney po sir ng pamana o attorney ng water district natin? Si nga ba yung Diego? Kasama rin namin yung aming mga board of directors. Sino? Ay, Board of Directors pala. Kailangan si... Sige, pakipakilala mo isa-isa. Maria, pakipakilala mo isa-isa. Si Ate Chief Domingo. Si Pisa. Ate... Gana... Pag-isi ako eh. Corpus. Na milestone ako kaya medyo... Apo. May... Hindi lang din makalimutan. Si Ma'am Corpus at si Winkel Aguan. Wala po rito si Ma'am Matthew dahil schedule po niya ng tawag dito sa pagpagandang dugo. Saka si Kuya Max Dorian. Saka si Kuya Dorian ang chairman. At ang aming mga empleyado po, ang accountant namin, at yung department head, division head, nandito dito. Grace De La Cruz, Batangan, at si Meng Gragasin. Gragasin. O yan, kailan na lahat. Gil, may yung Pindal Abon ba, bagong board of director? Wala po dito sa... Siya yung pumalaman. Sino pinalitan niyo? Yung lumayang hawak. Hindi ko sinabi.
Ate Chit, galapon, Domingo. Siya po, Chita, Domingo, dito na. Related sa iyo. Related niya. Si Wing Galapuan, yan yung pinakabago na yung member ng board, hindi lang nailagay ng invitation. Pero, okay. Okay po, naipakilala yung ating mga bisita na ating pinatawag at pinaulakan naman tayo ng Pamanaw District at Gimbo Water District at ang ating mga board of directors. So, the telephone is open for an inquiry regarding the implementation of the value added tax para sa doon po sa ating consumption ng water supply. Pwede na po tayo magtanong sa inyong inquiry? Yes. Sir. Charto niya yung baldo. Maraming salamat po. Siguro po, director naman na yung gusto kong itanong sa ating kay Mario. Kay Jason. Alam niyo naman po siguro kung bakit po kayo pinatawag, sir. Ingil po dito. Pwede po bang ako magtuloy-tuloy? Pwede po bang bigyan niyo po kami ng kapaliwan na gano'n? Ingil dito sa 12% na ipinataw na yata, tama ba? Ipataw na. Oh, effective na, no? Effective na, nakasama na yata sa ano eh. Kung ano po yung explanation niyo po dito, bakit po biglang pumasok po ng 12% pa? Bago po tayo magpatuloy sa mga pagpagtatang na ito. Mr. Chair. Yes, Mr. Pabros.
Alam po namin na ang Sangguniang Bayan ay wala po nung inalis ang mga water districts sa supervision po ng mga NGOs ay nagkaroon po ng independence ang mga water districts throughout the country. Okay. Sa 2013 NITA guidelines ay inalaw po ang mga water districts to enter into joint venture agreements with private corporations. Na nangyari na sa mga iba't ibang water districts sa buong Pilipinas. At 100 of this ay nagkaroon na ng joint venture agreement. At nangyari na dito sa bayan ng Gimba, yung joint venture agreement, Gimba Water District at Pamana Water Corporation. So, the issue po na tinitignan po namin ay originally, until now, that is my position and our position, that the Gimba Water District is still a government-owned control corporation despite the fact that it is entered into joint venture agreement with the Pamana Corporation. So what does it mean? If it is a GOCC, because hindi naman nawala yung juridical personality ng Gimba Water District as a GOCC. Nag-ipag-partner lang siya sa Pamana Corporation. So here we are, imposing 12% back by a government control corporation which is exempted from all kinds of taxes from the national and local government. Sapagkat yung VAT, kung titignan po natin, ay indirect tax naman ito eh. Ang magbabayad ay yung mga tao, mga consumers, at eventually, yung 12% na yan, mapupunta naman sa national government eh. So our position is, why impose 12% VAT na hindi naman kayo binibwisan? Ano-ano ang what is... Kaya po kamo gumawa ng resolusyon. Ang ibig nyo pang sabihin ngayon dahil nagkaroon ng joint venture agreement, the personality of the Gimba Water District as a government of control corporation has been erased, and a juridical personality of partnership between the Gimba Water District and Pamana has emerged. Wala namang bagong na-create na personality eh. The juridical personality, it is only a partnership of the two. Ang ginagamit nyo pa rin ay yung prangkisa, yung pagkalo, na pinagkalob sa Gimba Water District sa pamamagitan ng PD 198. So, why impose back? Tama po yung sinabi nyo na hindi naman po nawala yung sa equation yung sa joint venture agreement, hindi po nawala si Gimba Water District. Ang nawala lang po sa kanila is that ang naging role nila ngayon ay sa part na po ng contract monitoring unit na parang sila na po ang mag-monitor kay Pamana Water on the operations and the implementation ng lahat ng APEX. Lahat po ng operations na dating ginagawa at responsibility ng Gimba Water District ay ceded na po kay Pamana Water Corporation being the private partner. In return, Pamana will spend everything for all the improvements, expansions, and rehabilitation. So, technically po, ang nag-ooperate ngayon is Pamana Water Corporation with Gimba Water District, GM, and the board, and all the other employees classified as contract monitoring units. Sila po yung nagmo-monitor ng lahat ng aspect ng kontrata na naka-stipulate sa joint venture agreement. Sir, wala namang problema doon eh. We know that the Gimba Water District has been reduced to a contract to a contract monitoring unit na lang sila. But the powers of Gimba Water District as a GOCC cannot be delegated to the Pamana Corporation. Hindi pwede ni-delegate ng Gimba Water District yan.
yung katawan niya bilang isang juridical personality nandun pa rin. You can manage, you can operate, but sa taxes, limbawa itong district pa rin. Yes, isingit lang po. Yes, manager. Hindi po pamana, hindi po limbawa itong district po ang may kagustuhan nitong 12% back. It's the government through BIR na pinag-implement po itong 12% back. Supposedly, last year, Petro, tinahold pa ng pamana ito ng 1 year. Last year pa ho dapat ito na-implement. Hindi ho namin gagustuhan ito, hindi rin gagustuhan ng pamana, kundi po ang ating gobyerno. Alam po natin yan, ang national government ngayon eh. Ang pinagtataka lang namin, kung noong nakaraang operation, 1 year, hindi, nag-impose ba kayo ng bat? Hindi, di ba? What is the difference itong 1 year nagkaroon ng 1 year before venture agreement at 1 year ngayon? Kung sinasabi niyo na gobyerno ang nagpataw, bakit itong nag-venture agreement ka at wala kang pinataw? Meron po tayo nung na 3% na franchise tax na binabayaran. Kaya nga kuya, yung gusto kong nakuha niyo ba yung point ko? Yung joint venture agreement tayo kagad, kung sinasabi niyo na gobyerno may gusto, why you did not impose kagad? Because it is not imposable sa DOCC. Basahin po natin yung numerandum circular ng Local Water Utilities Administration to all water districts, subject franchise tax as a pass-on charge to consumers. Sinasabi nito na kahit sa Manila ngayon, walang 12% back. Ang pinapataw nila ay yung 2%. 3%. Franchise tax. I-correct lang po yan. Dati po nagbabayad ang Manila Water at ang Maynila ng back 12%. Ngayon lang po nila ito ni-request sa BIR na franchise tax na lang ang bayaran. Dahil kaya lang po tayong sumulat dyan. Kaya nga na mas paganda po sana ang sangguniang bayan ng Diba ang mag-request po niyan para po hindi isipin na kami ang nagpipilit na ibaba ito dahil sila po ang nagpa-implement ito sa amin na i-implement po yung 12% pa. Kuyang ito lang sinabi. Yes, ito lang yan. Kasi palalawayin ko lang yung ano ni Carl Pabros. Ang sinasabi nga ni kanina ay ang water districts was implemented under Presidential Decree number 198. So created yung water district. Nung created water district, ito ay non-taxable. Hindi sila magta-tax. Yung tax nila, yun ang gagamitin para palawigin, pagandahin ang serbisyo sa mga bahay-bahay. That's PD 198. Ngayon nagsinilang itong sinasabi niyo kanina na value added tax, which is that is Presidential Decree number 9337. So, limit na yung VAT. Pero ang water district is non-battable pa rin. Hindi po. Nakalagay doon sa ano? Sa 2005. Pero pagka umasok na ng joint venture, dyan papasok. Papasok tayo sa joint venture ko yan. So, pumasok tayo dito ngayon sa nung 2005 pa rin eh. So, naitayo natin ang water district na hindi tayo nagbabat. Pero ang bat ay naitayo na 2005 yata yun, under Presidential Decree 1937. So, pumasok yung value added tax. Pero noon, mula nung pumasok ang value added tax, hindi tayo nagbabat sa Giba Water District. Di po ba, manager? Hindi lang po tayo pinong pwersa ng biyaya. Ayun. Kaya ngayon po ang tanong po sa inyo, bakit, kagaya sinabi ni Kel Pablo, bakit nung mga panahon na noong 2005 na na-create ang value added tax under Presidential Decree 1937, bakit ngayon nyo lang ipapataw ang value added tax? Pakikilap nga po, manager. Basta nga po pumasok kayo sa joint venture dahil may private partner na po kayo. Sila na po ang mag-ooperate. Kaya po doon na po ipapataw ng ating gobyerno yung value added tax. Dahil pumasok po sa joint venture. Yes. Bakit naman po papasok ang water district? Kaya po ito papasok dahil hindi niya na po kaya ang operasyon. Nung pa pong binibitan niyo ako rito, ba't pumasok ako sa joint venture,
Pinaliwanag ko na hindi na namin kayanin ang operation po nito, ang mga gastusin, lalo na naka-expand po tayo sa buong barangay na ng Gimba. Ngayon po, palagay ko alam naman po ninyo na yung mga malalayang lugar na naka-experience ng low pressure. Hindi na po kakayanin namin ng Gimba Water District na tustusan po yung mga paano namin palalakihin yung mga sizes ng tubo at yung kung tinatawag nating total rehabilitation dahil matagal na po itong mga pipelines na ito. Na-rehabilitate po ba naman ang ating mga pipeline, ang ating mga... Mag-uumpisa po, kagaya po nga nito, meron na po yung na-drill na gawa ng pumping station sa Ulol. Meron na po yan. Ang isang problema po natin sa mga pumping station kaya hindi kagad may tayo, yung pagbili po ng lote. Legal na lote po na ibig sabihin title. Hindi po pwedeng pumasok ang mga ang tagapamana o kahit na ibang private entity sa mga ganyang project kung hindi po nila mabibili at na sa kanila mapag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 p
napakahirap pong bumili rin sa bayan ng imba. Ayan po, aminin ko maski nung kami pa rin po ang bumibili, hirap na hirap po kami bumili niyan. So mula po ngayon, magtatax na po ang water district sa gobyerno? Ang hindi pang, i-charge po yung mga concession niya, ng 10% pa. Pero sabi ko nga kanina, pwede po tayong gumawa ng sulat, appeal sa BIR na instead of the 12% back, ang ipapataw na lang po sana ay ang franchise tax. Hindi po madaling kasi baliin po yung 12% na basta natin ipapalitan ng 3% na franchise tax na hanggat hindi po ina-approve ng yung gobyerno. Yes, Sir Pablo. Sir Jerry, matanong mo nga po ang Dimbawa District at Pambana. Kaninong regulatory authority kayo ngayon nasa ilalim? Ang ganit po yan. Ang water district po ay luwa ang nagpukan po rin. Nag-regulate. Kaya, isagutin niyo po yung tanong mo. Sa ngayon, nagkaroon ng joint venture. Anong regulatory body ang nagpukontrol sa atin? Sa inyo? Luwa pa rin. Luwa. Sa maliwanag, luwa. Ha? Local Utility Water Administration. Alam po ba natin na pagka nagkaroon ng anumang uri ng pagtaas ng rate sa tubig natin ayon sa mga luwang guidelines sa utos at sa PD-198 ay kinakailangan may masunod na proseso. Meron po yan. Alam po ba natin ang manager? Meron po public hearing po yan. Ano po yung mga proseso? Meron po public hearing. May public hearing. At hahanapan po natin ng performance ang ating ka-joint venture kung talagang may maayos ang ginagawa pa. Performance? Ma-implement po yung tawag nating water rate increase. Mayroon pa po, ano pa po yung isa? Bago kayo mag-post ng increase? Review ng LOA. Meron po yan kasi sasapit po yan sa LOA. Kaya nga po. Pero ang ginagawa po ngayon, itong ang nagiging po dyan eh. Mapasok din po rin ang ano yung isang pang natin? Regulatory body? NWRB po kasi. Mapasok din po yan. So, Kuya, itong increase natin, effective na ba? March 1 o hindi pa? Naitagtag na. Yung ba? Sabi ko nga, supposedly last year pa yan. Ngayon lang po na nila pina-implement ito. Last year po po yan dapat implemented. Nag-grant po sa atin ang pamana ng 1 year na delay ito. May specific notes ba sa Dimba Water District? Na Dimba Water District, pamana, i-implement yun na yung bar? Nasa, wag po yan, nasa negotiation po at yan po yung ating sinusunod sa joint venture pag pumasok ka, kailangan agad i-implement yung 3% pa. From day 1, dapat po meron na yan. Pero dahil nga po sa
nilagay po sa atin na isang privilege ang pamana, hindi po siya naging host ng 12% pat kaya sa kanyang first day. Hello, Mr. Chair. Mamakit ko lang. Sa susunod na bitayin din natin yung Kuya Po at saka Balibago Water District. Bakit doon joint venture agreement pero walang bank? Meron po sila yung 3% nga na franchise tax na hindi po yan ino-authorize po ng ating gobyerno. Hindi po ino-authorize yan. Sino po? But, ano, what sinasabi niyong hindi authorized? Sa Manila nga, nag-impos nga rin ng franchise tax. Ngayon lang po ito, ngayon lang. Itong year na ito po yan, nag-consider ng 3% franchise tax. Na ginrad po ng BR po yan. Kaya nga sabi ko, maaari po natin gamitin na ehemplo ang Maynila at ang Manila Water. Bakit sila pinayagan na ng 3% franchise tax na i-charge sa concessionaire instead of the 12%? Kaya po namin kayo inibita. Isa po kasi sa mga tungkulin po na sa Sangguniang ng Bayan ay pagkatapos po kasi ng hearing na ito, we will come up with the legislation. Inibayad po namin kayo para eventually we will be able to crack to design an ordinance. Yung po yung sinasabi nyo na 2%. I will be crafting an ordinance for the imposition of 2% dito sa... Kasi nag-overlap po kasi yung overset taxes kapangyarihan ng LOA at saka mga LGUs. Sa LGUs kasi, kami, we can impose the 2% tax only of the VAT. Tama naman si Kuya, si Manager. Ang pinagtataka lang namin, why Gimba Water District in Pamara is suing ihari in imposing that? Nagulat din kami. Without the benefit of public hearing as required by law. Wala kami public hearing na ginawa eh. Basta lang nagpaskil kayo dyan na increase na tayo sa March 1. Anyway, position niyo siguro, but naman ito, hindi increase. So we can baka yun ang position nyo na 12% but it does not need public hearing. Baka yan ang position nyo. So, pati bituloy yung plano namin. Gagawa kami ng ordinasa na walang bat, 2% franchise tax lang ripataw nyo. Sapagkat pero kami kapangyarihan sa local government code. At bahala na ako ano mangyari sa ordinasa namin. Kasi yan po ang mangyayari sa mga ibang bayan eh. Franchise tax instead of 12% value added tax. Hindi po pwede namin i-impose kung ordinansa lang po. Kailangan po national law po ang maglalabas dito. Pwede nga sa Manila yung franchise kaya tax nila yung pamahal nila. Kaya nga po, sila ng authority sa BIR. Mr. Chay, ang mga board of directors ng Gimbawat ng district, inapoint po ng ating ama ng bayan nga para pangalagaan po ang interest ng mga may ng iba, mga consumers. Huwag niyo po pangalagaan mga interest ng private corporation. Pangalagaan niyo po ang kapakanan ng ating mga babayan na papahirapan po sa ipapataon natin na yan. Parang lumalabas na sila na tayo na board of directors, pagpamanan po ninyo, eh mas nakakilig pa kayo sa pamanawatong district eh. Inilagay kayo dyan ang ng bayan upang tignan po pangalakaan at kapakanan ng ating mga mamamayan. Hindi naman po sa ganun. Ayaw nga po namin yung 12% na yan. Kaya lang po, nakapalo po yan sa joint venture agreement po. Kaya kailangan pong masunod at pinai-impose nga po ng national government. The joint venture agreement cannot prevail. Joint venture agreement lang ng Pamana Corporation at Gimba Water District. It will not prevail over a law. Na the local government can impose the franchise tax. E bakit ang Board of Directors, alam niyo pala kaya pumasok tayo sa isang kontrata na magiging hindi makatakalagayan ng mga kababayan natin. Hindi kami makapag-uposto sapagkat mayroon kayong independence. Independent na sila. Malaya kayo sa mga LGUs. Pero as
as members of the board of directors naman, tignan nyo naman kung anong kasasalitan ng mga babae natin. Napakatawa ng 12%. Kaya nga nagkaroon, para magkaroon ng chicken balance eh. Hindi naman pwede kailang pinigay nyo lang nakapangyarihan nyo sa pamanta. Tekin marriage, but tekin na. Nagkalagay din dito, kahit dito sa joint agreement, mutual agreement between the board of directors at saka pamana corporation, mutual agreement. Dapat, nag-interpos din kayo ng ano. Eh, ano po ang position nyo ngayon sa aming pakiusap? Doon sa resolusyon namin na pansamantala. Chef. Nagtataas po kasi ng commissioner ng pamana. Baka may pwedeng i-share dito sa naririnig niya po. Kapagat direct naman yung tanong na ni Attorney Pagsos, anong may tutulong eh? At din sa usin. Kaya baka nagtataas kasi ng kamay siya. Ako, Attorney, magpapakilala po yan. Attorney Exponiho from Pamana Water Corporation. Napakinggan po namin ang mga tanong ho ni Sir. Actually ho, kagaya na sinabi ni Sir Ore, this is a joint venture agreement between a GOCC and a private corporation. As a private corporation po, we are VAT registered ho. Meaning ho, from day one, we were that we operated, managed yung water system ho. Because of the joint venture, dapat ho nag-VAT na kami. Tama ho yung sinabi ni GM. Kaya lang ho, dahil ho sa pag-aalaga ni GM sa mga consumers ho ng himba, at alam naman rin po ng pamana yun, pumayag ho ang aming kumpanya na i-subsidize yung 12% VAT on the first year of our operation. Ibig sabihin ho, wala ho kami kinita, nag-remit po kami ng tax sa national government. Hindi po namin siningil ang ating mga kababayan dito. So, nakalagay rin po sa joint venture agreement na ngayon na lang yung second year ng aming operation, kami naniningil na po ng VAT dahil obligasyon naman po namin sa gobyerno. Hindi na po kaya ng kumpanya namin na nagbi-business po na for 25 years of the joint venture, eh kami po ang magbayad niyan sa gobyerno. No, kami po ay VAT registered. Yun po ang paliwanag po doon. Kaya kinaklarify ko po na hindi po kami bigla na lang na nag-decide na hingin po sa mga consumers yung VAT. Yan po ay batas po. Kami po ay VAT registered from day one po ng operation. Entitled na po kami dyan. Pero dahil po gusto namin hindi mahirapan ang ating mga kababayan, magpakita muna kami ng servisyo, sinabsidize po namin on the first year. Yun po. Para klaro lang mo. Mr. K, obligado po na VAT registered sila sa pagkat private corporation kayo. Ang issue kasi dito, nung nag-joint venture kayo, nilamon nyo na ba ang katauhan ng Gilba Water District at nawala nyo ang pagiging GOCC na? Kasi hanggang ngayon, di pa naman nag-impos ng kusang gobyerno sa inyo ah. Tama po kayo. So, sa joint venture po, hindi po nawala ang personality ng Gilba Water District as a GOCC. It's still separate from our personality as a private corporation. Now, kami po, we are remaining this VAT as a private entity po, operating, doing the service po sa mga consumers po natin. Iba po yun. So, kami po, as far as we are concerned, we are complying with the national laws po tungkol dyan sa buwis po. Yun po. Hindi po yun, hindi po ito additional tariff. Hindi po ito additional singil sa tubig. Ito po ay nagbabat po dahil sa nagbibigay po kami ng servisyo bilang partner ho na water district po. So, ang ibig niyong sabihin ngayon, dahil ang tubig ay delivery, basic service yan eh, ng gobyerno eh. Supposed to be libre na yan eh. Kaya lang mayroong
mayroong certificate talaga sa in-exercise of general welfare clause ng mga NGOs. We have to provide the basic services to the people. Basic services. Alam, local government ko dyan eh. Katungkulan ng isang gobyerno, pamalang lokal, na i-deliver sa mga pamamayan yung basic services. At tubig, isa sa mga basic services. Kaya nga na-create ang mga Kimba Water Districts upang magbigay ng napakamurang halaga ng tubig sa mga kabahayan. Nakuha niyo ba yung point ko? Ngayon, dito sa local government ko, binigyan na kapangyarihan na magpataw ang mga local government units ng franchise tax. Okay? Nag-joint venture agreement kayo ngayon. Ang issue kasi ngayon, dati na walang VAT, dahil nag-joint venture agreement kayo, magkakaroon na ng VAT. Pati ako, rambang karaniwang mamamayan, ordinary household, delivery of basic services, papatungan nyo ako ng 12% VAT na obligasyon ng gobyerno na kung tutusin, ibigay na libre yung tubig, sapagkat ang tubig ay pag-aari ng Estado. So, that's the dilemma. Profit-oriented kayo, pamana, gusto nyo kumita. Na tama naman, simpang negosyo ngayon kumita. But here we are, nakipag-partner kayo sa isang government-controlled corporation na ang layo nyan ay delivery of basic services sa murang halaga. So dapat magsalubong po tayo. Ano pong, ngayon, isang bas, susulin ang mga consumers, kung pati Kimba Water Districts, imbis na magkaroon ng pagtingin sa interest ng mga consumers, interest pa ng pamana, parang mawawala yung chicken, wala. Uulitin ko lang mo that the joint venture agreement that was entered into by the district and Pamana Water is allowed, it is not contrary to law. Wala po, it's not contrary to law, good morals, or public policy. Ano ho, allowed po siya, meron pong karapatan ang water district to enter into these kinds of contract. And, kami naman ho, is, while we are duty bound to collect yung 12% VAT, ipa-follow naman po namin when it comes to tariff increases ang mga regulations ho. Now, whichever regulatory body na magbibigay sa amin ng tariff increase, but that is another matter. Wala po kaming ginagawa para po maging kawawa ang ating constituent, because the result po nitong joint venture agreement is magagawa po kami ng i-ano po namin, i-extend po namin ng services ng water district, mag-i-invest po kami so that the consumers ho dito sa Dimba ay makaka-enjoy ho ng mas maganda hong servisyo sa tubig ho. Servisyo po. Mr. Chen, pwede po ipang yung mayroon nga tayong resolution, ano? I strongly appealing for the temporary non-implementation muna. Yung appeal naman namin, non-implementation muna, pending. May paliwanag natin sa mga consumers, because it requires a public hearing eh. Kasi marami po maapektuhan. Di po ba pwede po bang paliwanag din natin sa mga mamamayan dito sa Kimba ng mas klaro. Sa pangatang kuminsan, pinagbaba tayo na lang katulad ng kuya po. 4 years na may joint venture agreement dyan. Hindi sila nagpapataw ng VAT hanggang ngayon. 4 years na. O ano ba? Yung mga isyong sa isang pangkaraniwang mamayan, napakahirap pong, sana maintindihan nyo rin kami, napakahirap pong ipaliwala sa kanila, Kunsyal, bakit po dyan sa kuya ko? 4 years na po yung joint venture agreement dyan. Wala po silang VAT. Yes, aware po kami that our branch manager, our operations team, na nag-business po sila prior ng business.
Again mo, hindi naman kasi tariff increase itong ban na alam po namin yung sinasabi po niya na procedure, hindi naman po ito tariff increase. Ito po ay supposedly day 1 pa lang, eh meron na po kaming right na i-collect, but again, suspend na po namin, kami na po ang nag-shoulder, sinama na po namin sa aming, ano po, kumbaga kami na po ang nag-shoulder niyan. Mabigat po, hindi po namin kaya na, well, 25 years, eh, subsidized po yan. Kasama po yan sa aming computation, kasi mag-invest po kami ng malaking halaga eh, para po pagbutihin ho ang ating mga infrastructure dito, water, ano po, mga pump stations, etc. ho. So, yun ho, kaya po, yun po ang dahilan, bakit po, kailangan po namin ito dito. Mr. Chair. Pag-invest po. Attorney, ang problema kasi, mas mahirap namin i-explain yan sa mga kababayan namin, lalo na kung wala pang changes na nangyari. E samantalang itong JV agreement nyo po, 1 year na to, na valid. Ibig sabihin, lumagpas na po ang isang taon, pero wala pang pagbabago sa ating, services. So, isa po yan sa mga nangiging dahilan, dahil nga, tingin ko, mas madaling natin ipaliwanag sa mga tao, lalo na kung meron sila nakikita pagbabago. Samantala ngayon po, kung makikita nyo po, ang daming reklamo. Dahil pagdating ng maga, walang tubig. Tanghali, walang tubig. Kinagabihan, walang tubig. So, paano po natin ipapaliwanag sa mga tao to, sa mga kababayan namin dito sa Gimba, na yung water district dati at saka yung pa-JV ngayon na pamana, eh maganda na yung binibigay sa ating serbisyo. Hindi po, kasi ganun po, dapat merong relationship customers and consumer and fun relationship. Hindi pwedeng mag-kwan lang tayo in one side. Dapat po ibigay nyo yung nararapat na serbisyo sa mga tao bago tayo mag-increase. Katulad po niyan, nandito po sa agreement, sa JV agreement nyo. Tama po, first year, wala kayong binigay na tarifa o rate increase. Pero pagdating ng second year, eto na yung 12% ba? Dito po tayo pumapasok ngayon. At pagdating ng year 3 to 7 years, merong 30% na tarifa. So, let's say, sabihin natin na baka sakali, pagdating ng year 3, hanggang to 7, maganda na yung servisyo natin. Pero sa ngayon kasi, first year pa lang, eh wala pa pong pagbabago eh. Mahirap naman natin i-demand yung hinihingi natin na 12% ba, na wala tayong nakikitang pagbabago. Dapat ipakita muna ng Pamana Water District na talagang merong pagbabago, may improvement. Hindi pwede yung sasalita lang tayo. Kasi pwede tayong maglagay ng pipe dyan, kahit nga lagyan natin, kahit hanggang dulo ng barangay. Eh kung wala umaagos na tubig. Hindi natin pwedeng sabihin na improvement yun. Kasi ala po eh, alam nangyayari, hindi naman natin nagagamit. Salamat po. Matulungan ko na pong sumagot yung pamana. Dito po kasi, sabi ko nga, kung hihingi na rin po ako ng tulong sa inyo, tulungan na natin sila. Nahihirapan po silang bumili ng lote na magtatayuan ng pumping station. Yung pong lote na may legal na papel po, yun po ang nahihirapan sila. Naghahanap po sila, kaya kagaya nga po niyan, yung nasa bantog pa lang po ang nagagawa, dahil yung pa lang po ang talagang legal yung papel po ng lote. Yun pong mga hinahanap nila mga ibang lugar, panay po hanap nila, pero yung pong legal na papel, wala pong may pakita yung mga binibilan po nila. Yun nga, siguro sagutin na pamana yung sagutin din ang pamana yung inquiry ni Consulcat Natividad na tayo sa pamana ay mag-increase tayo, ipapato ang 12% value added tax. Na sana ang sabi po ninyo kanina, attorney, ay maganda ang serbisyo at lalong gaganda ang serbisyo na ibibigay natin sa ating consumer. Pero up to this moment ay yung serbisyo ay the same pa rin na serbisyo ng Gimba Water District. So bakit po natin ipapauta ang bansa ngayon na wala nang nakikita ang ating consumer ng pagganda ng serbisyo ng Water District mo? Pakisagot po yung katanungan ng ating mga itinakong serkyan na tibidan. Okay,
po, the best po na mga sagot regarding sa mga improvements na nangyari ay our operations team. But we will answer also about yung pong tungkol sa mag-third year ko na mag- Hindi, dito muna sa tanong niya, bakit po magpapagod? Kasama po yan. Kasi kasana, okay. Attorney, kasi actually binasa ko itong JB agreement. Talagang nakalagay dito yung yearly na pagtaas ng tarifa. Although, I know, sa kwan, talaga namang kasama yan. Hindi naman natin binabaliwala yun dahil kasi there's improvement. Eh, natural lang ng mga tao. Di ba, magbayad ka nga ng mahal, basta makuha mo lang yung gusto mo, di ba, ganun naman tayo eh. Kaya, eh, tingin ko, kasi ito, kung yun nga, ang isang nakikita ko dito, ang tao kasi, pagka walang nakikita ng pagbabago, eh, medyo aalma dito. Medyo talagang masakit po sa tenga. Kumbaga, kung paniligan mo, ay, masakit sa tenga. Parang ayaw mo po. Sa ating operation? Ako. At saka sa... Ano ba sasagot sa attorney o yung operation manager? I don't know, as I mentioned earlier, si operations team po namin, or branch manager na, or COO, are the best to answer yung particular na improvements na nangyari within the last year. But I would like to add to the statement of GM earlier na totoo nyo yun. Kami ho ay patuloy na naghahanap ng mga lugar kung saan kami makakapagtayo ng pump station. But unfortunately, yung mga locations na makakuha tayo ng tubig na mag-ideal yung lokasyon, marami yung problema ang papeles. And we have records of those ho. Totoo ito, hindi po kami tumitigil. We've scouted several lots already, but unfortunately, hindi po mapasa sa due diligence. Okay, And regarding po dun sa increases, sir, ito po mga increases na kalagay sa joint venture agreement, hindi po yan automatic. We still need to apply to the appropriate regulatory body. No? Yung mga increases na yan, we have submissions pa ho, and alam rin po namin ang procedures sa implementation. We assure you that. Anyway, Mr. Chen, itong mga OMM, tumanakaw kayo na yung crisis dito, subject pa rin doon sa LOA eh. Actually, yes, sa regulatory body. Hindi na lang nila na-detail dito na, no? Lahat ng crisis kasi dito, kaya ako tinanong ko kung anong regulatory body ba ang suluwa pa rin. In other words, itong mga projected crisis na ito, dadaan pa rin ito sa... Dadaan pa rin mo ng tamang guidelines by the LOA. Dadaan pa rin sa public hearing, review, karang... Mr. Jake, sa problema nila sa ano na yan, makakatulong naman yung LG yung iba, alam naman na yung attorney yung panyera, no? We can exercise the power of eminent domain, di ba? Pwedeng ang munisipyo na bumili ng lupa sa rapag-tirikan ng mga public stations. Madali lang po yung makakatulong po ang LG yung iba dyan. Wala po problema dyan kung mga lote. You look at that, you can exercise the power of eminent domain. So, pag-partnership po tayo dyan. Sa mga board of directors po, tandaan po, ano, pwede po tayong tamahan dito kasi pagka the contract is masyadong disadvantageous sa ating gobyerno. Kahit po ito ay dumaan na sa pagsusuri o doon sa NETA guidelines. Tatamaan pa rin po tayo dito sa kontratang pinasok natin kung hindi natin po ayusin. So, pag-iusap lang po, pwede po ba pansamantala, wag muna natin implement what is few months na magkaroon muna ng public hearing. Public hearing po para magpapatawag po kami, ipaliwanag natin sa mga kasama po namin kayo magpaliwanag sapagkat nasa batas naman, kailangan ng public hearing eh. Hindi naman po siguro napakahirap na i-request po namin sa inyo yun, Madam. General Manager, Kuya, Pamana, ano po masasabi niyo? Iyaya na po namin, sinabi ko kayo ng umpisa, hindi po kami ang nag-impose nito, hindi po ang gobyerno. Gobyerno po ang pag-isapan natin. Through PIR na sana wag nang 10% ang impose nila, 3% kung papayagan nila, pero hindi po tayo ang masusunod dito kundi sila po, national government po.
Hindi, ang ibig po sabihin, can you not come up with the resolution, BOD, na because of the resolution ng sangguniang bayan, requesting for the temporary non-implementation of BAT, mga ganoon. Ngayon ba, ang pamana ba, binibisan na pa kayo ng LGU, ba? Sequence kasi ngayon, kasi sinasabi nyo ngayon na na iba yung parang ang line of position nyo ngayon, attorney, iba yung pamana, iba yung DOCC sa income. So, ibig nyo ba sabihin ngayon, LGUB yung bakit impose local office nyo? Kasi hindi kami nag-impose sa Ligawatan District eh, wala kami impose na pinapataw eh. Eh, ibig nyo bang sabihin ngayon, yung LGU Gimbab, pwede na magpataw sa inyo. Kasi yung magiging one ito eh. Keep operation po. Sa mga ibang bayan ba, kung saan? Saan bayan ba may joint venture agreement na nagpataw na kayo ng ba? Saan bayan kayo? Taguban City. Taguban. Masantol, Pampanga. Tandaba, Pampanga. Cabiao, Bebesiha. San Leonardo. Aliaga. Lapas Tarlaco. Saka yung Ila Laguna namin and yung sa Santa Rosa Laguna. Yung 12% ba po rin na ipapataw nyo? Sa consumer, sa Gimba, lahat po yung 12% na yun, wala pong maiwan sa inyo. Lahat po yun, sa gobyerno lahat. Sa gobyerno lahat yun. Kaya nga po eh, kung tutusin eh, sana pagtulungan natin dalawa, Pamana, Gimba Water District, at LGU Gimba, napasamantala, wawulang ba dito sa Gimba? Sapagkat, hindi nyo naman pala kikitain eh. Wala naman palang maiwan sa inyo yun eh. Pinapaimposo kasi ito ng gobyerno kaya lagi kong magawa ang pamana kundi singilin po ito sa concessionaire. Yan po ang sinarin dyan. Ang collector lang po yung pamana na yan. Sa gobyerno po mapupunta. Bakit masyadong kakaiba ang kuya po na joint venture agreement na walang batid? Kung kami pangit, kuya. Hindi, galing ako dun eh. Interview mo yung balibago at saka kuya po walang bat eh. Diretsyahin ko kayo, yung subsidize na kung gusto nyo. Subsidize na po namin yung iwan yun. Kaya nga, nasubsidize nyo lang pala. Bakit nyo ibabot? Bakit nyo ipapataw sa mga mayroon, kaya nyo pag-subsidize sa laki ng kita? Sabi, tinitignan ko yung ibibigay nyo sa Gimba Water District, 25 million per month eh. No, ha? 25 million per year. Para 2 million per, 2.7 per month. So 25 million per year. Pero on top of that po yung CAPEX na kinumit namin for over 25 years to rehabilitate and to improve yung talaga. And going back to the question po ni Kaosilo, yung kung sinasabi niya improvement, ang tama po yung sinabi ni GM na nahihirapan po talaga kami sa land acquisition. Kaya isa pa lang po yung natapos namin na public station. Pero may pangalawa na po na may mawasayin na kami sa Nagpandayan. So may ilalagay na rin po kami bagong pumping station sa Nagpandayan. Yung pangatlo, pangapat po yung sa Yuson at sa Santa Ana is
for due diligence na po namin next week. Once ayos po yung papeles ng lote, bale, ikaw din po apat, yung tatlong isang existing na soon to be energized, may isang lote na okay na, bibilihan na lang, at kami dalawa po na for due diligence. Yung panlima po, yung existing nila GM sa Rubina, i-redrill na lang po namin yun dahil in anticipation po na nagkakaproblema po sa quality ngayon yung Rubina well. So all in all po, kung maayos yung papeles ng Yuson at Santaan, limang deep well po yung in the pipeline within this year. Mr. Jem, sa question kasi ng Council ng Aktibidad, yung mga sinasabi nyo ngayon sir kasi hindi namin makita sa joint venture agreement eh. Ang nakalagay dito kagaganda eh. Na magkakaroon ng improvement sa ilang taon pala, first year, second year, ganito na ang daloy, ganito, napakaganda na. Hindi namin po nabasa yung sinasabi nyo ngayon eh na magkakaroon kami ng problema, ganito, ganon. Ang improvement po, pag sinabi natin pag-pertay sa dapat daloy, additional source nga po. Kaya nga po yung isa namin, anim po yung nakakumit sa amin. Ang naging big obstacle po is yung lot acquisition because nga po sa mga papeles ng lote. Pero mayroon na pangalawa na nagpandayan na magbabayaran na kami within the week and magpo-commence na po yung drilling mo plus yung re-drilling na routine na. May dalawa pa sa Yuson at Santaan na i-judulibigyan ka rin ng legal team. With regards to the other aspect like yung mga resizing ng mga pipelines, which is kailangan din pong sumailalim na po yung sa hydraulic circulation, yun nga lang po, kailangan na namin magka-source talaga. So, source po yung number one target namin para po additional volume. Yung po yung kailangan naman talaga, additional volume. Yun nga lang, talagang yung sa acquisition ng lote. Kaya, dinamit po yung GM, hihingi namin ng tulong kung may mga alam po kayo na mga lote na maayos ang papeles na madaling i-acquire. Kaya nga po, pwede po ba iparamdam muna natin sa ating consumer na maganda ang daloy, magandang servisyo ng tubig bago natin ipagpatuloy yung bat? Kasi hindi po nararamdaman ng mamayan natin na maganda ang daloy at ang servisyo ng tubig kasi ito na yung increase. Kagaya po doon sa Kabaruan, alas 7 ng umaga, wala ng tubig. Eh, nagbabayad na sila ng bat. Baka ganun po ba? Baka pwede po naman na ipakita muna natin na maganda ang servisyo para po hindi po magreklamo yung ating mga constituents. Para po ba yun? Yung po kasi is sa kapasidad ko, hindi ako makakabili ng commitment. But then again, i-imply ko lang din po na yung based on contractual obligations as stipulated sa joint venture agreement, we were tasked to subsidize or we were requested to subsidize na yung year 1. So, again, year 2, start of year 2, talagang we are required to impose 12% pa. Magkano po yung subsidize nyo? Magkano po ang binayad nyo sa national government? More or less po, magkano? Sapagkat ilan po ba ang consumer sa namin? Magkano po binayad yung bat? Sir Chair. Naman, pakisasagutin muna ba ako yung po? Yung pong sinabit namin gross sales sa munisipyo nung nag-apply po kami ng mayor's permit fees. Kung di po akong nagkakamali, nasa 66 million po yun. So, sa 12% po nun is almost 8 million po. Including po dyan yung pinaka dito. Kita ng water district na nagbibigay ng 2 million per year. Excluded po yun. Excluded. So, plus that. So, 68 million a year ang income. Gross or kanyang? Yung pong 66 million sir is gross receipts po. Yun po yung sales namin. Yung pong binibigay sa district, hindi po wala pa kinalaman sa sales po.
O kano yung binayaran ng tax dito sa munisipyo? Wala. Wala? Hindi man later sila. Madagdag ko lang, Mr. Chair. May problema po tayo sa Rufina pumping station natin. Para po malaman din niyo kung bakit kuminsan humihina ang tubig. Dahil po kuminsan dumudumi po itong tubig na inilalabas ng Rufina. So yan po, continuous monitoring natin. Pagka lumabo yan, pinapatay po natin. Kaya nga po yan yung isang location na magdi-drill ang pamana ng panibagong pumping station po rin sa Rufina subdivision. Malaking bagay din po ang pagka meron po yung Rufina pumping station, malakas po ang tubig natin natin sa bayan. Pero pagka yan po ang pinahihinto, pinahinista pang operation, naapektuhan po ang paikot na yan hanggang sa Narvacan, papuntang San Andres, mihina po ang tubig natin. Kaya dyan po, isa na yan sa lugar na mag-drill po ang pamana ng pumping station. Yung dating existing, mag-drill na po ng iba. Mr. Chair, sino po ba ang may-ari ng pamana corporation? Si Lucio. Lucio Ko po ang may-ari po nito. Lucio Ko. Ano ito? Korporasyon ito siya ba? Corporation po yung nakalagay, pero ang Confucia, siya ang pinaka-major po riyan. Gusto niyo pong malaman kung sino po si Mr. Lucio Ko, yun pong pure gold, pag-aari po niya, SNR, pag-aari po niya, yung PBCOM, pag-aari din po niya. May kakayanan po ito, may kapasidad. Kaya nga na, marami pong kumpanya pa po siyang awak. Gustong-gusto niya pong mag-invest dito, kaya nga lang sabi ko nga, ang problema po natin, yung pag-acquire ng lote, napakahirap po. May isang taon na po silang naghahanap ng lote rito. Pagka napuntahan, sabi, maganda ang papel, ayos siya. Pag pinaverify na po, hindi po pwede. Yes, Mr. Tuning. Maraming salamat, Mr. Chair. Yung sa improvement lang na ano, sinasabi naman po nila manager, ng engineer, na tuloy-tuloy improvement niya po sa bawat barangay na naglalagay po kayo ng mga pump. Ano po? Yung isa lang po na improvement po, yung dito lang po sa bayan, sapagkat marami pong consumer dito sa bayan. Yun yung ipupan eh. Yung huwag po muna yung naghahanap ng lupa, yung po improvement dito sa bayan. Yung sa improvement po sa bayan, sir, pagka po naitayo itong mga nasa dulo-dulo, yung concentration ng mga existing well natin, ang focus po is dito na lang sa town proper. Yun yung magiging banya. Kasi sa ngayon po, yung mga well natin dito sa town proper, tumutulong dun sa mag-distribute sa malalayo. Pero hindi na tayo magdadagdag ng mga pump sa bayan. Sa ngayon po, sapat po yung number of wells natin dito sa town proper. Yun yung isang inaano. Mr. Jack, ako naman, sabi ko nga, sa haba-haba din naman ng pag-uusap hinggil dito sa bat na yan, ang sinasabi nga nila, yung bat di naman sa kanila magpupunta, kundi kahilingan ng BA na exact. Kaya hindi naman talaga nila nakapataw dun sa pamana na magpupunta sa kanila, kundi sa government din. Alam naman natin, simula pa lang nung umpisa, di ba, Mr. Jack, ito naman yung pinatawag po natin, nagkaroon po tayo ng sangguni sa ating manager na nung mag-joint agreement pa po sila, binigay po sa atin yung copy. At isa po doon sa nakita ko nga na sa susunod na doon ipapataw yung bat na sinasabi. Ngayon, ang isang concern ko lang po naman dito sa Juan, alam naman po natin ng mga board of director, kayo po yung isa po namin sanang kasangga dyan ng mga consumer. Bilang consumer po, hindi naman po bilang consumer. Na alam ko naman po ninyo, di po ba, napapataw talaga yung bat na 12%. Ang concern ko lang naman po na isa, sabi ko nga, nung kayo po yung nag-join ng pamana at ng Gimba Water District, nagulat na nga lang din kami. Dito sa Sangguniyan eh. Sapagkat bakit? Kasi labas nga kami sa usapin yun. Nang may nagsasabing tama ba yan, may batas na sabi na kayo ay nakahiwalay kung ano man ang banyo. Pero meron po kaming concern bilang politiko o nagsiservis sa bayan ng Gimba na
tulungan din po yung mga consumer mamaya o na magtanong sa inyo kung paano natin ngayon matutulungan o mababawasan na lang kung hindi man patatanggal yung 30% ba. Direct na po yung manager. Bilang kayo, kakampi po namin. Mga board of director, kakampi naman ng consumer rin eh. Kayo po yung batay namin sa pamane. Totoo lang eh. Kami po, sanggunian, sinasanggunian lang po kami ng mamamayan kung paano natin matutulungan na yung ipapataw na 12% ban, eh, pwede bang mabawasan? Pwede bang mawala? Manager, yun yung ano. Sino po ba ang dapat mag-request? Di po ba, baka po pwede nung umpisa pa lang sana, nung nag-joint agreement kayo, sana i-concern niya, pero hindi, tapos na yan eh. Yung sa ngayon po, manager, ano po ba dapat natin gawin sa mga board director para kung kayo po ba gagawa sulat, hihiling po ba kami sa BAR o kung saan man departamento? Sabi ko nga po, tayo pong taga-sanggunian ang pag-spearhead na po rito na gumawa ng sulat sa BIR na invest na 12% ba? Ilan po ang magiging? Ipon nila na maging 3% franchise tax. Yan po ang pwede natin magawa. At sana, magpagbigyan tayo. Hindi na tayo pagbigyan, wala po tayo magagawa. Sa inyo pong mga board of director, wala po bang magagawa GM para kayo pong mag-request na total bago po kami? In case naman po, kami mawiling naman gumawa. Ang inaano ko lang po, bilang kayo po, yung... May mga allowance po pong mga director dyan? Third gen po. Sila... Ang pag-mixi rin po, kasama po sa batas na pag-implement yung back, Ibig sabihin, gagawa po kami ng GM through sa inyo po o sa ano, tapos kayo na pong magbibigay kung saan naman departamento na pwede hihilingin na pababae ng ano, address. Kaya yun lang po ngayon, ano ko kasi sabi ko nga, baka sakaling magtulungan po tayo kasama ng mga director. Na para sabihin naman ng mamamay natin, hindi po natin kagustuhan yun. Kung hindi kagustuhan din ng gobyerno, ay pataw yun. Ang tingin lang ng puso, sa totoo lang ng ating mamamayan, ang gusto lang din nila, gumawa tayo ng paraan, kahit na hindi pa ganun tabiisa agad na mapapatupad. Para huwag naman po na manager na sabihin na parang tayo may gusto. Sa paliwanag din mo po, sabi niyo, bayar ang may gusto. O di, gumawa lang tayo, gumutulungan po tayo. Dariyan, malalaman po na ating mga concessionaryo, mga concessionaries po, na gumagalaw po ang sanggunian bayan na para tulungan sila at mapababa ang value tax nito. Kaya na, sabi ko, value added tax dahil private initiative po ang nag-operate dito. Private po siya, sila na po ang namamahala ng operation. At sila rin po ang gagastos para mapaganda, mapahusay, at maging mainam ang definition ng ating sa bayan ng Bina. Yung nga, Engineer, sa tingin ko si Kanya, sa dami ng tanong po natin, ang problema lang naman dito, ba't kung paano magbabawasan, kung paano matatanggal. Kaya gusto ko pong kayo naman ng ating pag-join, kayo na rin mag-isip kung paano ang gagawin natin para matulungan, di mo ba? Mr. Ken. Mr. Ken. Magkano po yung binayad nyo, yung sinubusin ninyo? Sinubusin ninyo, magkano po? More or less? $7 million. Year yun, year. Apo, yung plan lang po yan, nag-start po kami ng February 2022 hanggang December po. $7 million. So, kasi tinitignan kong option. Total, yung Pawasan District na pumasok sa joint venture agreement na yan.
doon sa kita nila na ibibigay nyo na 25 million, babasin na natin doon yung 7 million. May matitira pa sa kanila na 18 million. Anyway, na-reduce naman na sila sa contract monitoring unit. Wala na sila. Wala siyang problema. Wala nang gagastusin na doon eh. Ano pa ba, pag-monitoring ka na lang. So kung kaya nyo magbigay, pamana, ng 25 million year doon sa Kipa Water District, I don't think walang rason para hindi kaya ng Kipa Water District na isubsidize yung bat kung sakali man na matuloy ito. Option lang yun. Ano ba masasabi ng mga board of directors, manager? Ano dito? Yun pong ginabayad sa amin, yan po yung narasahin sa batas ng lalo na yung COA. Meron po silang sinusunod na midterm po dyan, ang term niyang race. May term dyan sa kapanel, hindi mo pwedeng gagawin yung pera na yan. Kung mag-negative ka, eh magiging masama ang operation namin na ayon pa ang estado natin. Yung bank income ng Kipa Water District, doon sa joint venture agreement, pag na-increase ng 30%, 25%, may karapatang increase din pa sila. Pama na? Ay, big rate po yun. Big rate. Wala silang ano? May schedule ano po, pati yung joint venture, graduation din. Tama, tanggang 2 million lang sila, hindi abot ang 3 million, 25 billion na. Ito, may big rate. Nagutom. Ano nangyari ang patawag naman? Ni. Kung sakali magpatawang LG yung impa ng West Senyo, mga magkano yung papataw kung susundin yung batas? Atorne. Kung magpapataw naman yung LGU Gimba ng buwis sa Pamana Corporation ng Marunis, magkano? Kasi accepted ka naman yun eh. Sa ikaw tax eh. Yun ang ibig mong sabihin. Tax exempt ang ano, water district. Pero ngayon dahil pagbayad lang. Ano po, as a private company is, meron kang income tax po kami. Iba po ang tax namin. So, bukod sa VAT, yung VAT, may income tax po kami. Hindi ito papasok sa Kimba. National government po. Hindi, pero ka mo yung Kimba nila ng tax po. Business licenses, business permits and licenses. Yan po. Meron yung tax yan. Opo. Magtulungan po sana tayo sapagkat yung smart nga smart na telecommunication hindi binigyan na Makati ng disensya. Kami po naman ay obligado na magbayad ng business permit and licenses and we also comply with our obligations to pay national taxes, income taxes, but so and syempre ho, Pamana is entitled to its livelihood. So we need to, we will invest big amounts of money. We're talking about billions po pesos here that we will invest. Our plan is to invest within the first 10 years of the joint venture agreement. So kay may kita kay wala, invest mo muna kami. Yan naman po ang nakalagay sa kontrata. Mr. Chair, may tanong pa ako kay attorney. Mr. Ken. Actually, attorney, naiintindihan ko naman na as private entity, meron tayong binabayaran sa BAI. But then, kunin na lang po natin, syempre, bilang isang taga-Kimba, na nakikita mo nga na syempre binabayaran mo may natatagdagan. Although viable, sabihin natin, pero syempre dapat yung initiative is manggaling muna sa inyo.
let's say, kung ang isang pinoproblema na natin ay sa VAR, pwede naman sigurong sumulat kayo sa VAR na nakakasakot sa atin. I know, sa Talavera, yan ang VAR na nakakasakot sa atin. To inquire kung paano ba pwedeng kung pwede ba tayo ma-tax exempt with regards dyan. Kasi tingin ko naman, dito naman takot ng MBCA, Talavera ang VAR na kausapin. Hindi naman kailangan national na pumunta. So dito lang, pwede na makipag-usap. So take the initiative na kunin po. Kuya Ren, Sir Chair, baka makalimutan ko mamaya. Sir, please take note, we will be inviting the VAR next. Talavera. Ano siya pa ng VAR? Talavera po ang nakakasakot sa atin. Para po ang sporo ko ay makakagaw pa lang yung masolusyon natin. VAR Talavera. Next session. Nakalimutan ko lang kasi yung director ngayon dyan eh, pero na-meet ko na minsan. I-refer na lang po natin sa appropriate officer namin sa Pamana. Yung matter na yan. Because it is outside of our jurisdiction. Kasi baka sakali po na ako naman eh, baka meron kami may tutulong na baka may pwede kaming gawin as a municipal bodies, baka meron kami pwede gawin. O di pagtulungan po natin. Kasi it's a win-win situation to the company and to us na gimbas yan. Pagka nangyari na tanggal natin yan. Yun tama po. Salamat po. Mr. Chair, may dagdag ko lang. Since 2007, ilang taon na po ito? Walang pa. 23, 16 years. 15 going to 16. Hindi po nag-increase ang water rates ng Kimba Water District. Kahit po nag-increase na lahat, kuryente, lahat na po ng Consay Energy, nagtaas na po fuel, hindi po namin itinasto. Kaya nga, ito na po ngayon ang result. Nang hindi kami nag-increase ng water rates, nahihirapan na po kami sa mga expansion. Pero may pagmamalaki po yan, hindi po kami nakapag-increase since 2007. Okay, meron pa tayo. Mag-merente po kayo. Wala po ba yun? Yes, ako siya ang Daya Petran. Regarding po dun sa 5% yata na discount with senior citizens, nag-grant ba natin po sa kanila? Kasi ang alam ko, meron po silang discount sa utilization ng monthly water. Yes, ma'am. Continuous po yun, ma'am. Maximum of 30 cubic meter consumption po. Meron pong 5% discount po sa lahat ng senior citizens. Regardless ito ng number ng household, as long as 30 cubic yes ma'am, regardless of number of household po, but subject to, what po yan? Subject to presentation po ng proof of living every year. This is applicable only to senior citizens and not PWDs po? Hindi po kasama ma'am sa guidance yung PWD, only senior citizen. Okay sir, thank you. So ibig sabihin po, pag nag 60 ka na, punta ka sa kusina nyo, pakita nyo sa inyo na may pipipil out na po sa form. Para sa Bigyan ko siya ng 20%. 5% para. Pinatanong ko. Yung walang PWI ng senior citizen. Mr. Chen, Mr. Chen. Okay. Conchet Mamros. Yung 5% discount po sa senior citizen sa water sa selling rate. Kinakailangan ang pangalan po sa senior. Oo nga. Dapat. Nakapangalan sa akin natin, mag-senior na. Pangalan po natin sa mga kapitbahay natin na senior. Yes, congratulations din sa concern sir. Ano, kung sakali ba, kunyari sa amin, hindi naman sa, kunyari sa akin kung nakapangalan, hindi ako senior citizen, pero I'm living with my grandparents, pwede kong ipangalan sa kanila. Yes. Testing. Huwag mo nang tatanong yun, tayo naman. Basta
ngayon ang maximum of 13 cubic meters. Okay, thank you. Subject to 5%. Dapat may maximum ka lang. Meron talaga kasi baka mamaya dumiirigasyon kasi naman ng mga bahay-bahay. Oo, ano naman ang aming pamana. Meron ding maximum na consumption na 30, after ng 30. Wala na. Mr. Jen, Atorne, Daniela, tingnan mo nga ito kasi nag-research talaga ako eh. Ang sabi, is there back on your business water bills? Di ba yung added tax to business water bills usually applies to businesses involved in engineering, manufacturing, construction? These businesses use water as a direct input during production, making it taxable according to the definition of VAT. Sinasabi nito na pagka-tubig ay ginamit ko sa pag-negosyo as one of the direct inputs, patable yun. Kaya yung sinasabi ko kanina, na pagka ang tubig ay dataloy sa mga ordinaryong kamahayan, delivery of basic services, not patable. Hindi po, I am not a tax practitioner, but what I understand is that ang batabol po dyan ay yung servisyo, not water po. It's the services that we are offering as a private entity engaged in the business of operating, managing this water system and not the water, use of water. Kasi sinasabi rito na mayroon daw in standard industry classification. Sinasabi rito na mayroon tayong Philippine standard industrial classification according to the productive activities. So para bang sinasabi rito, kunwari ikaw nagninegosyo ka sa tubig. Batabol. Pero ako nga na ang tubig ko ay dumadalo lang sa ordinary faucet ko, hindi batabol. Yun ang parang gustong tukuhin dito eh. At sinasabi mo naman ngayon, the VAT that is being imposed is not on the item but on the services. Yes, sir. Abogado ko na. So, Mr. Jay, ayaw may wish po namin na public hearing. Kung ayaw po natin itigil, magkaroon tayo ng public hearing. Isa pa, sa post nyo, March 1, effective. So, ang line of thinking namin na consumers, sa 15 or 30 pa, mapapataw ng bat. E bakit pibrangan na yung mga bat na? Sir, March 1 po kami nag-implement ng VAT. Tama po kaya February consumption po yun, pero February din po kami nag-start. Kaya po yung year 1 na cycle, February consumption po, may VAT na po pala. Paano? Hindi mo nakakapaliwanag sa February, mamamaya kasi ang sinasabi mo partner. Ang reading po kasi namin is every first of the month hanggang 10th of the month ng following month. So yung pong ni-reading ng March 1, na-consumo po yun ng taong bayan ng February. So, binayulit na natin yung walang public hearing, in-atras nyo ba yung imposition? Hindi naman po na-atras, sir, kasi February naman din po kami nag-start. Last time din na lang agreed, JV agreement, February. So, 1 year na sila ng February. Pero sa post nila, March sila mag-impose ng VAT. So dapat, March pa lang sila mag-impose, hindi February. Inaring ko lang po yan. March billing, February consumption. Kaya po hindi kayo malito. Bakit? March ini-implement. Kasi dapat, 1 year na ng February. February billing, billing ng March.
Ang nakakalito ko kasi yung posting nyo. Dahil sabi nyo sa kailangan ko kung nagpapapirin. Walang problema eh. Ano ba naman yung nag-ipot tayo dyan sa humanity? Kung sa ano, nandito, nandito pa na, yung Bawatang District. Nandito mga stakeholders. Ganito po, magpapataw na kami ng bat. Ito po ang mga dahilan. Okay po. As early as last month, nagbigay na po sila ng notice sa mga concessionaire. Meron po kasi kami message cash. Hindi po yan, iba yung notice sa public hearing. Iba yung public hearing. Dapat may public hearing. Kaya sa amin. Kung titignan niyo po yung resolusyon namin, ano, hindi lang po ito resolusyon ng Sangguniang Bayan. Resolusyon po ito ng ating Ama ng Bayan. Kami pong makusal dito at yung Ama ng Bayan po ang bumalangkas ng resolusyon na ito. Hindi lang po ako, hindi lang po kami, pati po ating Ama ng Bayan ay nakikusap po sa inyo. Si Mayor Boyong Dizon po na kumirma rito sa resolusyon ay isa sa mga nakikusap. Siya nang muna nakikusap na pwede ba mag-public hearing muna tayo kung nakapag-subsidize kayo ng 1 year. What is 1 month? What is 2 months na mag-meeting muna tayo? Pakiusap ng ating Ama ng Bayan sa pamamagitan ng resolusyon na ito. Ngayon, kung sa tingin nyo naman hindi nyo kami magbigyan, pwede po ba sagutin nyo naman itong sulat namin, itong resolusyon namin in letter, para maibigay namin sa ating Ama ng Bayan. Pero umaasa kami, kuya, na magkaroon, mag-impose kayo at hindi, mag-public hearing po tayo. Mag-public hearing po tayo. Kung yung may paliwanag sa mga tao. May paliwanag sa tao. Kasama niya kami magpaliwanag. Mag-public hearing po tayo sa Umali Jane. Kapatawag yung mga concessionaries. Mga consumers. Na may paliwanag natin na gobyerno. Kasi sa isang mga ordinaryong mga mayan, ang gobyerno tayo eh. Pag sinabi nilang, hindi, gobyerno po may gusto yan eh. Hindi kayo ang gobyerno eh. Ang problema nato eh, at sabi kong magpapamigirin sila eh, nakakuha na nga ng parts. Para magbasin na. Para ang kaputin. Eh, parang magkakaproblema pa sila, inipo siya na tapos ngayon na kayo magpapapig hearing. Parang mas kumbling pa. Hindi na po. Sasalita doon. Ganito po. Ayan, o. Pero pagka kasi sila, parang may mali. Ba't ngayon lang ang papapig hearing? Yung nakalagay na doon sa kung ano yung ikinaltas niya sa amin. Parang tinitignan ko nga ito. Pero yung sabi mo, tulungan na lang i-explain. Kasi yung sabi nito, the rates, rate, kasama na, charges, after hearing, sell him bit and ducting. Wala tayong hearing eh, attorney, na ginawa. Sir, tarif lang, ba't po iyon? Hindi po tarif. Hindi po tarif. Anyway, sa tingin ko po, nag-notice po kami before, nagkaroon po kami ng notices na mag-aaral na po kami, magkukalit na po kami ng mga. Binigyan niyo sa isa, mga consumers? Nagkaroon ng posting mo, and so, nagpinig po sila sa operations. Kung magkukon po kayo ng public hearing nga, dapat po yung BIR ang sabihan natin yan. Sila po nagpapay-post dito, hindi kami. Pagka hindi po binayaran yan sa kanila, magpe-penalty po ang pamana. Kaya po ang tatamaan dapat dyan, yung BIR. Sila po hindi kami. Hindi po ang pamana. Kung sakali ba, pamana at Kimba Water District, hindi pa uli ang lahat para tawag nila. I-termine natin itong joint venture agreement. Parang hirap na
Tama na, hawakin nyo siya. Parang hirap kayo eh. Balik na lang natin sa Kimba Water District. Sir, kasi baka gusto na ako with all due respect po, there is no cost to receive or to return. Thank you po, sir. Babalik muli sa akin, eh baka maging worse na po ang operation ng water district dahil kulang na po kami sa fondo talaga. Eh, mas worse na yun eh. Ang mapingat kasi kayo po yan, yung inaasahan namin na na uninterrupted, sufficient supply of water. Pareho rin. Eh, mas lumala eh. Napakairap niwala sa mga mamamayan kasi ngayon eh. Ang nasa isip din, ang expectation nila napakataas. Tapos biglang ganun yung... Si Sek nga nagreklamo sa akin kanina eh. Sabi kasi ang puntahan ng alas 7 wala sa tubig. Ang sabi nila, ito mabuti magbuha lang ng joint venture agreement na parang yan. Sige, wala naman ng opisya yan lang eh. At dito nga sa joint agreement nila eh. Hindi lang nila pinaliwanag ng mga panamabuti. Wala ang opisya ng attorney. At dito sa joint agreement nila na talagang papataw yung 5% ban. Hindi po ba, mula nang pinatawag natin si GM, alam naman na po eh, nung ano eh, ng mga mayroon lang, talagang hindi lang katanggap muna sa ngayon ng mga ano. Pero sa totoo lang, mula nang nag-join agreement sila, nandit nakapalawin ito sa kundili eh. Mr. Chen, kung siya ito niya, kung babalikan po natin kasi kasaysayan ng joint venture agreement kaya. Yung sinasabi ko. Talaga pong hindi po tayo informed. Kaya na lang namin nakikita ang laman ng makontrata ito na kasi nung napakairap na niyo makuha eh. Nagulat na nga kami. Kaya dinabasa namin na nagugulat lang kami. Kaya pag hindi kami nung makakuha kami ng kumbiya, tapos na yung ano eh, boxing eh. Tapos na yung boxing. Kaya nung nakita na ako, sinitignan ko kayo, hinihimay-himay ko, sabi ka, very disadvantageous to ni Gio Gimba. But, nandiyan na yan. Kasi independent ka ang Gimba Water District. Kaya may oversight functions kami. At hindi kasi natalaga ito ng gusto ko. Hindi kami, ngayon na nandito na ito, eh, ang magiging rason ninyo, na rason nyo kanina, dumaan po yan sa Office of Corporate Council. Kung na lang po, Jen, siguro sa mga board, tulungan na lang po tayo na ipaliwanag sa mamamayan. Actually, ito naman, live naman, nakikita nyo lang. Siguro, malaking bagay din po na naipatawag namin po kayo na panood at maririnig naman po ng mga ating kababayan, mga consumer. Pero unang-una po na isa po kayong magpaliwanag pa isa kung ano man yung kinakailangan na pagpapaliwanag higit sa pagpapataw. Mas higit niyo po kasing pinamapapaliwanag, GM, eh, sa party niyo. Sapagkat party nga po kayo ng pamanay. Ano po? Eh, tingin ko naman pagka siguro naipaliwanag na mabuti sa akin. Gobyerno naman ang humingi, katulad ng pagkasabi ni Jiren, eh, sa pagkakalito kita, kung hinihiling nga nila, sino, ayaw nyo nga rin nun eh. Yung nga sabi niya, kaya lang, yun ang gusto ng bega, yun ang gusto ng gobyerno. Na kailangan siyang bega, kaya lang, eh, kaya na po magpaliwanag, katuwang ito kami. Hindi nga po, ulitin ko, pwede po tayong ginawa ng sulat para po matagawa itong batay ito. Mapalitan ng pumpo. Pwede nga po yung 3% dahil sabi nga po nila sa Maynila at Manila Water yung 3% at 3% pa sa itak ng Maynila. Yan ang isang solusyon. Yan ang isang solusyon, GM, ano? Pwede po bang yun ang isang solusyon, ano? Pwede sa pampo sa pamana. Bumaan nyo sa Republic Act parang nasa process of renewal yung concession agreement para to entice Maynila at Manila Water. Nagtanong natin po na naging po hindi po natanggawin yung bansa kanila. Pero actually po pwede natin gawin basihan yun eh. Kasi kung pinayagan nga na gawin yun eh, hindi tingin ko walang magiging problema. Mr. Chair, tutal naman po, nagmukhay na si Consian Papros na ipatawag ang ating BAR. Imbitahan natin. Might as well na yung ating pamana at water, Gimba Water District, maimbitahan rin po natin sa araw na yon.
para malaman natin yung kung ano man ang sasabihin ng BIR, baka sakali may knowledge sila about that. At saka meron naman tayong pwedeng maging basihan niya yung nangyari sa Maynila, na talagang ito'y naging Republic Act eh. Republic Act 11600 data. So, baka pwede maging basihan yun at malaman rin ng BIR natin na pwede pala yun. Baka sakali eh, ma-banyan, ma-tawag dito, ma-bat natin. Imbitan natin next session sa 14 ang BIR ng MSC ha, dyan sa Talavera. So yung ating pamana, sinasabi namin yan, kayo po imbitado din sa next session namin. Pwede po ba? Ha? Mr. siguro pag-usapan natin mamaya po yung patapos naman na po yata sila. Patapos na okay na. Para saka imitado nga sila. Oo nga po. Ito po yung mayroon po another time request letter eh. Pagka-out po nila, tsaka po namin pag-usapan ng tayo-tayo ng body, kailangan may mag-receive po sila ng personal letter nila. Okay. Kung wala na po, Mr. kung wala na po mga katanungan, baka pwede po malita sa... Kung wala na kayo katanungan, may mga katanungan ng mga konsyel natin. Alasin po. Ala na? Wala na ang katanungan? Wala na ang katanungan? Maraming salamat. Maraming salamat. Manager. Maraming salamat sa Tijin. Hindi, baka may sasabihin yung mga voluntary ito. Attorney. Maraming po salamat. Yung mga POT, wala sasabihin. Sa kanya. Hey. Jane. Yes. Yung mga POT, baka may sasabihin. Nasabi na sila ng lahat. Maraming pong salamat sa inyong lahat, mga ating. Okay, maraming salamat, mga ating. Kuya. Baka nga may feeling, may bahay kung pagsalitain yung mga director. Para hey, okay na. Natin sa kanila. Kasi sige po, baka bigyan natin ang mga hey, okay sa, na. Makakita din sa mga board of director natin. Okay, sige pa. Actually, sa totoo lang, ako nga, may ko lang nakita eh. At okay, least hindi ko lang kilala. Kasi hindi ko lang kilala. Nakikita ko sila. Hindi ko lang talaga kilala. At least yan, makikilala sila ang board of directors. Pakilala lang po kayo para wala pa mga wala po sa ano. Okay, so, sa ating lahat, sa so, nire-represent po ang board of director ng Water District, Liba Water District. Ako po si Dr. Laura Corpus. At the same time, I am representing the education sector. So ako, personally, sa household namin ay kumabayad po kami ng 1,500. So yung 20% ba po na yan ay malaking bagay din po. Now, sa amin po, sa mga board of directors, ang masasabi lang po namin, pare-parehas po tayo, hindi po kami libre sa tubig. Kaya hindi po namin po sa 20%. Kaya, para din po mapakinggan ninyo na pagtulong-tulungan po natin. Tulad po na sinabi ni GM, so nandito po kami, titignan natin kung ano yung pwede natin magawa para po kung hindi man po mawala yung 1% but ay malesin po. Kasi lahat naman po tayo ay concessioner. Hindi po kami libre sa umbi. Yan lang po. Okay, salamat po. Okay, check. Maraming po salamat sa inyo lang. Okay po? Salamat po. Sige po. Ha? Ano?